Hi po sa inyo lahat. Sa lahat po na makakadaan sa channel ko, ano po? Kumusta po kayong lahat? Shout out po. Sa buong Pilipinas, mga antingero po, mga manggagamot. Shout out po sa inyong lahat. Please, like, share, and subscribe na rin po. Tulong-tulong na lang po. Tulungan nyo naman po sa channel ko. Sana rin po, supportan din po natin ang katulad po natin ng manggagamot at ang tingaro rin po sa buong Pilipinas. Ano po. Ang topic po natin ngayon eh yung pagiging isang metatronist po. Sa totoo lang mga kapaniwala, hindi naman ako ano, hindi ko naman na ano ba, hindi ko naman linya ito eh. Isa akong muskero. Musikero po ako, isa po akong gitarista, composer din po ng mga iba't ibang kanta na sariling gawa po namin, magkakaibigan dati. Pati lamang po kami, pumanaw na nga po ang isa. Nakakalungkot man eh, na-COVID po siya ng kasagsagan po ng pandemic. Ano po? Ang maisishare ko lamang po, bago ko ba maishare pala to, sumali po ako sa isang group. Sa isang group ng mga antingeras, ano po, ay sinubukan ko nga lang po yung mga komento po nila. Eh, doon ko nakikita talagang marami pala talagang sabi ng iba. Para lang mapatunayan ko, ano po, na maraming magmamagaling talaga. Siyempre po, tayo po ay may, kami po kasing mga, ano, metatronist. Meron po kaming nakabukod na, ano, gabay po, yan po ay anghel na kiblat, ano po, at hindi po yan na magsisinungaling sa amin, at siya pong nagtuturo lahat sa amin ng tunay na pangalang kiblat, katulad po ng suit ko, dahil po yan po ang linya namin. Kala ko nung una, linya ko lang sa ano eh, sa mga kiblat-kiblat eh, pero hindi po eh. Kahit na nung klase pong mutya yan, hindi po ako nagkakamali. Kahit gamitin ko pa yung gabay na lakas ng pangunawa ko at lakas ng pandama, eh talagang sasabihin po ng anghel sa akin na kung alin ang dapat na mutya, alin ang tamang mutya, totoong mutya, at hindi ano po. Lalo na po sa mga tangin ng kidlat, batong kidlat, at ngipin ng kidlat. Marami pong namimekin niya. Sa totoo lang po, marami. Eh, bago po natin talakayin yan, ikakwento ko lamang po sa inyo kung bakit po ako naging metatronist. Ang alam ko po, wala po akong alam sa salitang ganyan. Ano po, totoo po yan, wala po akong alam sa ganyan. Ako po isang musikero. Eh, bago po ako napasok sa pag-spiritual, eh yan nga po, may nagtulak sa akin na mapadpad nga po sa pag-spiritual, ano po. Eh, may nangyayari po sa akin kasi nung ako'y kabataan pa, no? Bata pa po ako nun. Eh, tatlo po kaming magkakaibigan, eh, sa harapan po ng bahay nila, bahay na po nila ngayon, dati po yun na opisina. Eh, doon po kami nagbibreed ng iba't ibang klaseng isda. Eh, naging expert din po ako sa pagbibreeding ng iba't ibang klaseng isda na pang-aquarium po. Yun po talagang linya. Linya po namin lahat. Eh, may nangyari po kasing kakaiba na natatandaan ko, umulan po noon. Eh, sumilong kami, eh, yung nababasaman yung pa namin noon, sa harapan po kami ng ano, ano ba to, opisina. Dito lamang po yun sa kanto namin, opisina po nila. Kapag po wala nang nagtatrabaho, eh, doon po kami, nagtatandaan po sa labas, ano po. Eh, may nangyari po kasi na umulan, konti pa lang po yun. Tapos biglang kumukulog, sumilong nga po kami. Eh, doon po sa daanan na tinatapakan po namin, hindi pa po segmentado nun ang daan namin, may nakausli po yung tubo sa harapan namin. Linya po yan ng ano, tubig po. Nakapak po ako doon. Nagkukwentuhan po kami at nakaupo po ako. Doon nagsimula po, pero hindi ko po yan, ano, hindi ko po pinansin eh. Sa totoo lang, hindi ko po pinansin. Excuse po, medyo namamalat ako. Ang nangyari po noon eh, umulan, kumukulog po, no, bigla po yan kumidlat. Eh, takot po ako sa kidlat eh.
Sa totoo lang po, takot ako sa kiblat, lalo na kapag napapanood ko yung mga tinatamaan po ng kiblat. Eh may nangyari po na ang lakas po ng kiblat. Talaga po malakas, talagang mababa talaga. Eh sabi ng kaibigan ko, best friend ko po, dyan lamang po sa kanto rin nakatira, parang ang baba naman ng kiblat. Nagbiro po siya na parang sa atin lang. Parang nagkataon po na binanggit na niya na parang sa atin lang, ano po? Parang sa atin lang, sabi niya. Ako naman hindi ko po yung pansin. Basta ang alam ko lang, sumilong noon at nakaupo ako, nagkukwentuhan po kami. Ako po talaga ay, sa totoo lang, sa totoong buhay po, ako po yung masiyahin. Kaya kung magkikita niyo po sa aking pangalan dyan, sa baba, ako po yung masiyahin. In short po, masiyahin po. Ano po, komedyante po ako sa totoong buhay. Gusto po masaya. Kahit na nagagamot po ako, kahit nagahanting ng mga mutya, gusto ko po, walang seryoso. Kasama po dyan ang pagbiruan ko po, ano po, sa inyong lahat. Para po makilala niyo na kung sino talaga ako. Yun nga po, nakapak ako noon sa tubo. Limbawa po ito, daanan ito. Yung pumpa ako, nakapak po ng ganun sa tubo. Pakachinelas lamang po ako. Yung wisig po ng ulan noon, tumatama na sa paa namin. Siyempre, mga bata pa po kami noon, ano? Eh, kahit nababasa kami, parang okay lang. Okay lang po noon, no? Dahil mga bata, parang ano, excited sa laro-laruan po. Eh, nagkataon po noon na kumidlat ng malakas. Talaga pong kitang-kita namin talaga. Yung bubungan po, nung napatingin kami, sabi ng kaibigan po, yung bubong doon, no? Nagliyab. Nagliyab po yung bubungan. Malayo po ng konti sa amin. Eh, yung bahay po namin, malapit po doon sa bubungan na nagliyab po na yun. Talagang nakita po namin talaga, nagliyab yung bubungan. Nung time po na yun, ang dami pong nasira ang appliances po sa amin. Number one po, ang TV. Dahil po sa kidlat na yun. Eh, ako naman po, eh, nakatingin dun sa nagliliyab. Napansin ko, nung pagyuko ko po ng ganon, sabi ng kasama ko, oh, yung ano, yung kuryente, sabi, naglalakad sa tubo. Yun po, yung una. Talaga po, maniwala man kayo't sa hindi, totoo po nangyari ito. Nakaapak ako, basahin pa ako. Sabi niya, yung kuryente, naglalakad sa tubo. Eh, ako po, nabigla ako, hindi ako nakagalaw na. Nandito na po ako, nakaapak ng ganun yung pa ako, tapos yung kuryente na yan sa tubo, hindi ko na po siya maiwasan. Kung iba-iba pong tao, yung patay na. Alam po natin, ang tama po ng kibla, talagang mamatay ka. Sa totoo lang po. Ang nangyari po yan, para pong talagang may nagtutulak sa akin na huwag akong gumalaw. Ano po? Huwag akong gumalaw. Hindi talaga ako nakagalaw. Pero nung pag-akyat ng ganon, isipin mo, dapat iiwas po akong ganon pa ako eh. Pero hindi po ako nakaiwas. Hindi ako nakaiwas dyan. Nakaganyan yung pa ako, sabi ng kaibigan ko, ay naglalakad yung ano, yung kuryente sa ano. Pagtingin kong ganun, malapit na po sa akin. Parang naglock yung pa ako, parang may nagtulak sa akin na hindi ako matakot, parang ganun. Talagang hindi po ako nakangat na pa. Dumaan po ang kidlat na yan. Nagliyab po yung pa ako. Pero bakit wala ako po akong naramdaman sa akin? Hindi ako na kuryente. Hindi ako nasunog. Hindi po tulad nung napapanood ko na takot na takot ako, mayroon pa nga po sa parting ano, ibang lugar na microphone nakasaksak sa bibig ng ganun, sa tama ng kidlat, nasunog, gano'n. Siyempre, matasino, kung hindi matatakot sa ganun, yung mga tinatama ng may hawak na cellphone, takot po talaga ako dyan. Eh kaya lang, yun po ang unang-una na hindi po pinansin. Eh wala po eh, kasi ang main po nun, naka-focus po ako sa pagtugtog dahil nga po ako isang musikero, ano po, gitarista po ako. Yun po talagang linya ko. Hindi ko po yung pinansin. Sabi nga ng kaibigan ko, sabi niya, ay, parang kang alien, sabi eh, palabiru rin po yung mga kaibigan ko eh. Parang kang alien, sabi nga ganun. Sabi nga ganun nila, eh, hindi naman po ako natibo, pero sa totoo lang, nag-isip ako, bakit? Natahimik po ako noon. Sa totoo lang po, natahimik ako. Yan po ang totoong kwento ko, natahimik ako. Pag uwi ko ng bahay, bakit ganun sabi ko? Anong nangyari sabi mo? Eh malaki pa po yung katawan ko noon. Nag-gym pa po kami.
Nag-gym pa po kami ha. Nung time na yun, malakas pa po ako dahil kabataan. Eh, may nangyari na naman pong pangalawang, hindi nasa na ganun. May bagyo po nun eh. Signal number one na nalalak po. Dahil sa amin po sa Pampanga, Pampangan po ako eh, no? Shout out po sa lahat ng kapampangan sa Pampanga, San Fernando, Pampanga po ako. May nangyari po na pumunta ako sa palengke, may binili po ako. Ang tawag po sa amin nun, three-wheeler, yung tatlong gulong na pinapadyakan, no? Yung padyak sa ibang lugar ang tawag, three-wheeler naman po sa amin. Nakasakay po ako dyan. Eh dito po kasi sa amin, sementado na nun, sa kalsada. Nasementuan na po nun nung time na yun, dahil ilang taon na rin po yung nakalipas, pagmula nung dumaan yung kidlat po sa tao. Eh nung ano na yon, sabi nung nagpapadyak, sir, sabi niya, hanggang dito na lang ako. Tatakot po ako, natatakot ako sa kidlat. Sabi nga nung, bakit po sumusunod sa atin? Ako po talaga, nung sinabi niya yon, nakita ko, talaga sinabi niya, sumusunod sa atin. Sabi nga nung, nakita ko po talaga, alam niyo po yung gulong niya, dito po sa left side eh. Nung pagtingin ko pong ganun, eh bakit yung rim ng ano, pag-iikot niyang ganun, umiikot, talagang yung kidlat talaga, umiapoy talaga siya. Umiikot ng ganun. Kaya sabi nung pumapasada ng wheeler, three-wheeler na tinatawag sa amin, sabi niya, bakit sumusunod sa atin ang kidlat? Sabi niya gano'n. Eh ako, siyempre, natakot din ako. Natakot din po ako ng time na yon. May bagyo, pero hindi ganun kalakas pa yung ulan. Tapos po, bumabaha sa amin hanggang mga ganyan pa po nun, mga pababaw pa po yung baha nun sa kalsada. Parang flash flood po. Sabi niya, hanggang dito na lang ako. Malayo pa po ako sa amin noon. Sa kanto pa po yun eh. Sabi niya, sir, dito na lang ako, kahit di mo na ako bayaran. Basta dito na lang ako, natatakot po ako sa kidlat. Sabi niya, talagang kitang-kita ko po, bakit ganun? Sabi ko, bakit yung kidlat sumusunod at saka may tama dito, puputok dito, puputok dito. Sino hindi matatakot nun, pero nakasakay po ako. Tapos pagtingin kong ganun, nagliliab yung rim ng ano, nung wheels ng ano, isang wheel ng three-wheeler, no? Isang gulong po, yung pinaka-rim. Eh, bumaba po ako. Eh, ako, high blood po kasi ako. Sa totoo lang, eh, madali po mag-init ang ulo pala ng high blood. Ano po, father side na manok ko. Kaya, yun po, medyo nag-init po yung ulo ko. Imbes na awayin ko, eh, pagsabihan ko, ang ginawa ko na lamang po, eh, bumaba. Sabi niya, ayaw niyang tanggapin yung bayad ko dahil wala pa po raw ako sa amin. Sabi ko, dalhin mo na. Dahil basang-basa na rin po siya, wala pong takipin sa harapan niya. Ang ginawa ko po, ito po, katatawanan po ito. Nabutas pa yung plastic na dinadala ko, natapon yung ibang daladala ko sa tubig. Dahil tumakbo po ako sa takot. Talagang tumakbo ako. May tubig na po, siguro mga ganyan po, mga lampas 2 inches po yung tubig. Eh siyempre mababasa dahil po tatakbo, ganyan-ganyan ako eh, no? Nako, sabi kong gano'n. Sabi kong gano'n, takot na takot ako, tumatakbo po ako. Habang tumatakbo ako, sa maniwala kahit sa hindi, sa side ko na to, hinahabol ako ng parang yung maliliit po ng spark ng kidlat. At saka nagtataka ako, bakit sabi ko, ang baba naman ang kidlat na to. Mababa po talaga siya. Bakit sabi kong ganun? Habang tumatakbo ako, siyempre, eh, parang wala na ako sarili ko, natatakot ako, nakikita ko na lang yung nakikislapan, ganun. Eh nung nandun na ako sa amin noon, nakaramdam ako yung panghihina ba. Siyempre, eh, high blood ako eh, nagpalpitate ako. Sabi kong ganun, ano yun? Sabi kong gano'n. Dalawang beses na yun. Sabi kong gano'n. Parang hindi na normal. Eh, sabi ko, parang hindi na normal. Sabi kong gano'n. Bakit gano'n ang kidlat? Sabi kong gano'n. Ito na po yung pinaka matinding nangyari sa akin. Gabi po yun. Kinabukasan po yun nangyari talaga sa akin. Kami po yung mahirap lamang, ano? Yung pong lababo namin, nasa labas lamang po. Open po yung labas namin. Lamesa lamang po yung lababo namin. Nababasa po ako sa ulan nun habang nagugas po ng plato. Ang nangyari po talaga, kulog, kidlat. Ito po, hindi ko na inamin sa mama ko dahil nung time na matatanda na po magulong ko. Ngayon po, manaw na po yung tata ko. Ano, mama ko na lamang po natin.
hindi ko na po sinabi sa kanila yung nangyari sa akin dahil unang-una po, useless eh. Bakit ito sasabihin? Maniniwala at hindi. Bakit ito sasabihin? Ano po? Sinarili ko na lang, pero ang tutupunan, nasa dala ko, putlang-putla ako. Nang tinignan ko yung ganito ko, nagita ko talaga ng mukla. Alam niyo po kung nangyari sa akin? Habang nag-uugas po ako ng ganun ang plato, talagang yung kidlat po, napaganyan talaga ako. Ang liwanag po, nagliyab po ako talaga. Nagliwanag po ako. Nung yung, alam niyo po ba yung ano, anong tawag dito? Yung impact ng ano po, yung hangin. Kapag bagyo talagang dadampin ng ganun, mararamdaman niyo po, di ba? Ganun po yung nangyari sa akin. Talaga po ng liwanag nung pagkaganon niya, pagsabog niya ganun sa akin, napaganon ako, siyempre, mabibigla po ako eh. Napaganon ako. Nabitawan ko yung hugasan ko kasi nabigla ako, napaganon ako eh. Tapos na, ang nangyari po, may bakod po kami dito, yung isang kwarto po namin dito, napasandal po ako ng ganyan. Nanghihina po ako. Sa totoo lang, nanghihina ako. Hindi pala ako nanghihina dahil dun sa kidlat. Dahil nanghihina ako sa takot. Bakit nangyari yun? Sabi ko, dapat patay na ako eh. Kung iisipin lang eh. Talaga pong totoo to. Wala pong kasinungalingan. Tumama po yan sa akin. Bakit hindi man lang ako nasaktan? Naramdaman ko lamang po, nagliyab ako. Talagang tumama po. Hindi po dito eh. Nakaganyan ako eh. Naguhugas ako. Ano po? Eh, dito siya tumama eh. Dito ko talagang pagkatamang gano'n, naramdaman ko po yung ano, yung dampin ng gano'n, parang hinaplusan ka pong gano'n. Wala po, wala akong naramdaman na gano'n, na yung kuryente, yung makikita mo na susunog sa mga tama ng kidlat, wala pong gano'n. Eh doon na ako nag-isip talaga, habang nakasandal po ako, talagang nawala po ako sa sarili ko, sa totoo lang. Ang bilis po ng kaba ng dibdib ko noon. Tapos nanghihina ako. Nanghihina pala ako sa takot. Nagtaka ako, nung napasok ako dito sa pag-spiritual, tama nga mga tanga na mga mutya, mga kibla talagang pagpalakas. Ngayon ko lamang po nalinawan ang lahat. Dahil po ang Diyos, talagang dinala na ako sa pag-spiritual. Ano po? Ang hari ng kibla. Kasi harimeta po. Yun po, ganun po. Pagkatapos noon, parang ramdam ko yung parang dahil po yung nag-gym eh. Yung hindi naman po sa sobrang lakas yung parang hindi ako napapagod. Hindi po talaga ako napapagod. Magmula nung dumampi po sa akin ganun yung kidlat na yun, hindi na po ako napapagod masyado noon. Nagpapalpiti po ako dahil nga po high blood ako. Pero magmula po noon, nilihim ko po sa amin yun. Yung nangyari na yun. Totoo po yan nangyari sa akin na yun. Magmula noon, sabi ko, bakit ganito ang nangyari sa akin? Ano ba yan? Magmula po noon, nagsusulat ako. Akala ko po, normal. Ano po? Ito po. Akala ko normal yung magsusulat kang biglang tatayo ka madaling araw. May bubulong sa'yo, sulat mo to. Kaya nagtataka po ako. Nung ano, sabi ko, talent ito. Ano? Dahil nakikita ko, talentado ka. Eh, yung mga nasa TV, napapanood ko yung mga musikero. Kapag talentado ka, ganito. Nagsusulat ka, biglang may bubulong po sa akin na madaling araw. Isulat mo to. Hindi ko pansin yun dahil excited ako. Gusto ko maging isang musikero. Nangarap din po ako na maging sikat na musikero. Dahil po yung mga ginagawa kong kanta ay magaganda rin po. Idol po ni Risa Reds, River Maya, Sugar Free. Ganun po ang mga tono ng kanta ko. Pangmasa po, ano? Magaganda po. Akala ko yung normal, hindi pala. Nung napasok po ako dito sa pag-spiritual, doon po nagliwanag o nalinawan po ako. Nung nandito na po ako sa pag-spiritual, ano, dito na po talagang ipinasilip po, pinalam ng aking anghel na kidlat. Nung una po ang anghel na kidlat ko nagabay, hindi ko po yan nakakausap. Matagal na po pala sa akin yung katawan. Nandito na po sa katawan ko. Kaya nagtataka ako bakit hindi ako kinatama ng ganun. Ibig po sabihin pala, yung mga signs po na yon talagang dinadala na po ako dito sa pag-spiritual para pumamahagi sa lahat ng tao na kailangan ng mga mutya, mga pangil ng kidlat. Pero po, akala ko nung una, sa pangil lang po, bahagi ng kidlat, pangil ng kidlat, batang kidlat, ngitong kidlat, pero hindi po pala. Lahat po pala yan ay sakit niya. Wala po akong alam dyan.
Dahil po ang totoo po niyan, kami pong Metatronist. Sino man po mga Metatronist dito sa buong Pilipinas, sinanayunan ko po kayo, no? Lumabas po kayo para ang mission po natin talaga, alam niyo po yan, hindi dapat natin sinasarili. Ang mission po talaga namin ay ipamahagi ang kalaman sa hindi pa po nakakalam tungkol po sa bahagi ng kidat. Sa totoo lang po, mali-mali ang mga impormasyon na nakikita niyo po. Pasintabi po sa mga ano, huwag ninyong babastusin ang bahagi ng kidlat. Huwag kayong magbibigay impormasyon sa bahagi ng kidlat kung wala kayong naalalaman. Dahil alam niyo po anong sinabi ng anghel ng kidlat namin. Sa bawat po Metatronist, alam din po nila na tulad po isang Metatronist. Ang sino mang bumastos sa bahagi ng kidlat ay mananagot. Iba pong balik sa inyo. Ang dami po kasi nakikitang videos dyan eh. Yung iba, ganito kalaking kidlat, inahati-hati namin to, ganito, ganito. Huwag po kayong maniniwala dyan. Hindi totoo yan. Walang ganon. Sa maniwala kayo't sa hindi, ang bahagi ng kidlat, kapag inyong binasagon na sira, wala na po itong visa. Wala na po yung visa. Yan po ang sabi ng anghel ng kidlat na gabay ko. Lahat po kami na Metatronist ay may gabay na kidlat na anghel. May nakabukod po kaming gabay na kidlat na anghel na wala po sa ibang antingero, wala po sa ibang manggagamot. Sintabi po. Dahil tayo po kasi may iba-ibang misyon. May iba-ibang gabay, pero isa lamang po talaga ang punta natin ng pagtulong po sa kapwa. Manggagamot man po tayo antingero. Yan po ang sabi ng anghel na kidlat. Ano po? At tayo po, binigyan po tayo ng Diyos Ama na laya, na pamunuan po ang ating sarili ayon po sa ating kagustuhan. Alam niyo po, anong ibig sabihin nun sa hindi pa po nakakalam? Nasa atin na po kung maniniwala tayo o hindi. Nasa atin na po kung magpapakasama po tayo o magpapakabuti. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya po dito sa mga channel, yung mga vlogger po na katulad ko, ang tingero man po manggagamot, nandyan na po yung maninira, yung maniniwala at hindi. Kasama po yan. Dahil po ang pumumikot dito sa ibabaw ng mundo ay lagi pong dalawa. Dalawa po yan. Isang mahika blanca, isang mahika negra. Mahika blanca po. Hindi po mga blanca po. Pagkain po yun. Mahika blanca, ibig po sabihin puti at itimang. Lagi pong dalawa ang kapangyarihan na bumabalot po, bumagalaw po dito sa ibabaw ng lupa. Iyan na nga po yung naniniwala at hindi naniniwala. Nagpapakatotoo at hindi totoo. Ganun po yun. Masama at mabuti. Kaya po hindi po natin masisi. Kahit po ako, sasabihin ko ngayon, totoo ako, ano po, isa po ako Metatronist. Hindi ko po yan ipipilitin kung hindi po kayo maniniwala sa akin. Meron po talagang naniniwala at hindi. Pero sa maniwala at kayo't sa hindi, totoo po kami Metatronist. Ano po? Yan lamang po, ano? Sa ulitin po, sa next video ko po, ipapakita ko naman po sa inyo ang unang binigay pong regalo sa akin ng anghel na kidlat na gabay ko, ang una pong panging na mother na kidlat ko na malaki at ang maliit na nakuha ko po sa harapan lang ng aming bahay. Ano po? Sa susunod po, God bless po sa inyong lahat. Ano po?